po muli si Teddy Forlanda, isang licensed real estate broker. At ngayon po ay sishare ko po sa inyo ang aking karanasan bilang isang real estate broker at investor. Kung paano po ako mag-invest, tuturuan ko rin po kayo kung paano po mag-invest sa real estate. Ang real estate ay isa sa napakagandang oportunidad upang mag-invest, sapagkat ang value ng real estate ay nag-appreciate over time. Kung bakit nag-appreciate ay sumasabay po ito sa inflation. Kapag tumataas ang presyo ng mga pangunahing bilihin, ay gayon din naman po sumasabay ang real estate. So ito pong tips na ibibigay ko po sa inyo ay base po ito sa aking mismong karanasan bilang isang real estate broker at investor. Unang-una, ang iniisip po kasi ng mga iba ay napakalaki ng puhunan na kinakailangan para makapag-invest sa real estate. Well, kailangan lang po dito ay mag-save kayo ng at least 20% bilang down payment sa isang real property na inyo pong bibilhin. Kung kayo po ay may budget na mga 1 million para sa isang real estate property, kinakailangan po na kayo merong at least mga 200,000 para sa down payment. At gayon din po naman, kailangan nyo rin po ng mga extra pera para sa mga bayarin, para sa mga documentations, notarization, at mga kailangan pang bayaran sa gobyerno, kagaya ng mga taxes. So, kung kayo ay bibili ng isang, halimbawa, foreclosure property, siyempre, napaka-importante rin ang due diligence, ang pag-iimbestiga sa mga dokumento na pinipresenta sa inyo ng isang seller o ng mismong banko na siyang nag-list ng foreclosed na property. At kailangan din, medyo malakas din ang inyong loob. At siyempre, sa isang investment, meron ding mga risk. Pero, hindi kayo dapat na mawalan ng loob sa mga risk na ito. Kailangan nyo lang aralin at i-grab nyo ang opportunity at huwag kayo matakot. Pagkat kung kayo ay matatakot, mag-aalangan, wala pong mangyayari. Kanya ako, kagaya ko, nung ako ay nag-invest ng isang real estate property, ay pasensyoso ako at hindi ko mismo talaga hinanap ito, kundi usa ito na lumapit sa akin. Nagkataon na ako'y nangungupahan ng mga panahon na yon. At yung may-ari ng aking inuupahan, in-offer niya mismo sa akin ang kanyang bahay. Na ito naman ay pinag-aralan ko din. At nakita ko na malaki ang potential, na malaki ang appreciation, sapagkat ang property na ito ay malapit sa lahat. Malapit sa mall, walking distance lang. At sa palengke, walking distance, eskwelahan, malapit siya sa lahat. Kaya ang appreciation nito ay napakaganda. At naibentad sa akin ito, inaalok sa akin ito ng napakamurang halaga lamang. At nung nagkaroon ng pandemic, ay naibenta ko ang property na ito. Nabili ko lang po ito ng halagang 400,000 pesos at tinutuloy-tuloy ko lang ang paghuhulog nito sa bangko ng mga dalawang taon mahigit. At pagkatapos noon, ay naisip ko na i-dispose na ito, benta. Naibenta ko po ito ng 3.2 million pesos. So, sa madaling salita, kahit na papaano, ay kumita tayo sa transaction na ito, na napakagandang transaction. At ngayon po, ang property na yon na nabili sa akin ay pinaayos, pinaganda, pinalaki. At ang nakabili sa akin yun, binibenta niya na sa halagang 20 million pesos. So, ganon. At ang proceeds naman na akin na pagbentahan ay binili ko rin ng isang property rin na residential
na akin din pong pinaplano na ito ay ibenta rin sa darating na panahon. Nakuha ko rin po itong property na ito sa halagang 400,000 ulit. Pero sa ngayon, ang bentahan dito sa aming lugar, nagkakahalaga ng mga 3.7 million hanggang mga 8 million. So, ganun. So, napakagandang opportunity ang real estate. Kaya kung kayo ay nagbabalak na mag-invest sa isang real estate property, i-grab nyo lang. Basta mag-due diligence lang kayo. Mas maganda kung kayo ay mag-hire ng isang abogado. Kung sa kayo, maproteksyon na ng inyong interest. So, yun po muna mga kaibigan. Muli ito po si Terry Forlanda. Kung meron po kayong nais na malaman or gusto nyo pong talakayin sa aking YouTube channel, ay huwag nyo pong kalimutan na mag-comment. Nakikusap na rin po ako kung inyong ikukonsidera na mag-subscribe sa aking channel para pa sa mga ibang mga tips patungkol sa real estate dito sa atin sa Pilipinas. Maraming maraming salamat po.